I didn't go to school the next days. I was devastated. My moral principles were leaving me. I know I should surrender her to the police, but I can't bring myself to put my mom behind bars. Duke, Troy, and Mitzi were calling me. Exam na namin bukas, ngunit dahil sa sariling problema, ay hindi ako makapasok. I'm terrified. Hindi ako makasagot sa text at tawag nila dahil natatakot akong baka alam nila ang nangyayari. I know it sounds crazy, but I'm really losing my sanity. Halo-halo ang nararamdaman ko. Galit, lungkot, dismaya at takot. We hated that man, but I can't imagine my mom killing him. It wasn't self-defense. Ilang ulit kong itinanong sa kanya yon, ngunit hindi. She doesn't even have a scratch. She really did commit murder. Ilang beses nang pumunta at kumatok rito si Duke, ngunit hindi ako makalabas. Natatakot ako. Pakiramdam ko, kapag nakita ko ang araw ay kukunin nila si Nanay. Nay, kain na. She didn't answer. Nakatulala lang siya sa kawalan. Ang suot na duster ay sira-sira. Kanina pa siya nagwawala at ngayon medyo kumalma na. Hindi ko naman na siya makausap. Sol. Nagulat ako sa pagtawag niya sa akin. Lumapit agad ako sa sofa at tinabihan siya. Nakatingin siya sa akin gamit ang pumupungay ng mata. Pagod at halatang walang tulog. Mamamatay tao ako! Sigaw niya. Umatay ako! Tumulo ang luha ko. Niyakap ko siya ng mahigpit dahil sinusubukan niya namang sabunutan ng sarili niya. Pulang-pula na ang mukha niya mula sa mga kalmot. Pinatay ko ang tatay mo! She sobbed. Mamatay tao ako! Kriminal ako! Inalo ko lang siya ng inalo. Ang sakit-sakit. Makitang ganito ang kalagayan niya. Alam kong anumang oras ay malalaman din nila na si Nanay ang pumatay. At wala akong ibang plano. Wala kaming pera. We can't run away. Those were just one of the tiring days. Araw-araw ay ganoon nangyayari. Patay ang ilaw ng bahay namin at sarado ang mga pinto at bintana. We didn't go outside. Kaunti na lang din ang stock namin at kakailanganin din naming bumili ng pagkain. Nay, exam ko na bukas. I sighed. Sabihin mo lang kung ayaw mong pumasok ako. Nakaligo na siya. Medyo maayos na ang itsura ngunit ang mukha ay ganoon pa rin. Pula, aligaga, at pagod. She doesn't look like my mom who likes teasing me. She looks like a completely different person. Mag-exam ka, anak. She faked a smile. Magiging okay ako rito. Tumango lang ako at hindi na umimik. No one knows we're here. Alam kong kahit ang mga kapitbahay namin ay nagtataka na dahil madalas namang nasa labas si Nanay. Kumukuha pa siya ng mga labada. She didn't tell me why she did that. Ayaw niya ipaliwanag sa akin kung kaya hindi ko alam kung anong hakbangan dapat gawin. Para akong sinasakal minuto sa pagre-ring ng cellphone niya at cellphone ko. Para kaming mauhuli. Alam kong dapat gawin. Ngunit, hindi ko kaya. Buong araw akong nagkulong sa kwarto at nag-aral. Binasa kong mabuti at pinag-aral ang mga asignaturang hirap ako. Dahil sa adrenaline rush, medyo nasasaulo ko ang formula. Nay, papasok ako.
Magkita na lang tayo mamaya. Mag-lock ka ng pinto, ha? That's what I told her before I went to school. Para akong nanibago sa sinag ng araw sa paglabas ko. Pakaramdam ko ay may pag-asa pa ako bigla nang makita ang isang panibagong umaga. Naglalakad ako ng campus namin papunta sa building namin. I wasn't my usual self. I'm not wearing any makeup. Kahit light makeup ay wala. Itinali ko lang din ang buhok ko na lagi namang nakalugay noon. Sa room 4D ako naka-assign kaya doon ako nagpunta. I didn't see my friends. Puro mga kaklase ko lang nagsikuhan nang mapansin ako ngunit wala sa kanilang nagtanong. I'm worrying about my mother. Mag-isa siya sa bahay at anumang oras ay pwedeng may maghanap sa kanya mga pulis. Maraming gustong humawak sa kaso ng tatay ko dahil isa siyang sikat na lawyer at hanggang ngayon ay ongoing pa rin ang kaso. Uy! Buti pumasok ka! Bati ni Owa sa akin bago umupo sa tabi ko. Parehas pala kami ng room assignment. Tumango ako. Kailangan eh. Ang tagal kang hinahanap ni Naduk. Akala nila ay may nangyari sa'yo. I just smiled and didn't respond. Kung hindi ko sila makita ngayon ay ayos lang. Kailangan ko talaga makauwi. The exam went on. Mahirap naman ngunit may mga nasagutan ako. Ilang beses ako nablangko dahil inalala ko si nanay pero sa dulo, nakapagsagot naman ako kahit papaano. Hindi ako sigurado sa iba pero hinayaan ko na dahil wala na akong mapipiga sa sarili ko. Nang mag-lunch break ay hindi ako lumabas. Wala akong ganang kumain kahit nag-alisa ng lahat ng tao sa room. Mag-isa lang ako roon, nakatulala sa bintana at pinapanood ang mga nagtutulakang estudyante. Parang walang mga problema. I sighed as I rest my head on the armrest. Pagod ako. Hirap na hirap. Tuwing naiisip ko si nanay, na makukulong ay naiiyak ako. Wala na akong ibang kasama sa buhay. Kung hindi siya, wala akong ibang pangarap para sa sarili ko hindi makatulong sa kanya at mabigyan siya ng magandang buhay para tumigil na siya sa paglalaba. Wala akong mapagsabihan ng sama ng loob. Galit ako kay nanay. Sobrang galit ko ngunit ayokong malaman niya yun. I know she has reasons. Lumagabag ang pinto, tanda na may pumasok pero nanatiling nakayuko ang ulo ko. My head is spinning, but I still have to take my exams. Sol. Napapikit ako sa narinig na tinig. Duke is here. Hindi pa ako handang kumausap ng tao kaya nanatiling nakayuko ang ulo ko. I'm just tired and restless. Gusto ko na lang umuwi at magkulong sa bahay hanggang sa parehas kaming mawala ni nanay. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagtulak niya sa balikat ko para makita ang mukha ko at masyado akong mahina para manlaban. Yumuko siya sa level ko kaya nagtama ang mga mata namin. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay bumuhos ang luha sa mga mata ko. Gusto kong magsumbong. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong sabihin na nasasaktan ako. Without questions, he embraced me. Hinagod niya ng paulit-ulit ang likod at buhok ko. I sobbed and tugged his uniform. Hindi ko na naisip na mababasa ako ito dahil sa luha ko. Iyak lang ako ng iyak. Yung kinimkim kong sama ng loob nung mga nagdaang araw. Gusto kong ibuhos lahat-lahat. He whispered. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. At ganoon pa rin siya. Patuloy ang paghaplos at pagpapakalma sa akin. Nang tumahan ako, bahagya ako lumayo sa kanya. I didn't look at him kahit na alam kong titig na titig siya sa akin. He held my hand and caressed it softly. Kailangan sabihin sa akin ang nangyari.
Dinala niya ang kamay ko sa labi niya at maraang hinagkan yon. Basta, dito lang ako. Hindi kita iiwan. Tumango lang ako sa kanya habang nakayuko. I wanted to express my gratitude but I don't know how. Bago siya umalis ay hinalikan niya pa ang noo ko. Nag-iwan din siya ng cheesecake at tubig para kapag nagutom daw ako ay makakain ako. Ika niya ay gusto rin ako makita ni na Troy at Mitzi ngunit sinabi niyang siya muna ang pupunta sa akin. Mas mahirap ang exam ngayong hapon. Hindi ko na alam kung tama ba ang ginagawa ko pero patuloy ako sa pagsasagot. I have to pass this. Ito na lang ang magsasabi sa akin na I'm good enough. Nang matapos ang exam ay nag-ayos na agad ako ng gamit. Naisip ko agad na kailangan ko nang umuwi dahil kay nanay. Walang suklay at ayos kong lumabas ng room. Pasalamat ko na rin na maraming estudyante nagkukwentuhan tungkol sa exam kaya walang nakakapansin sa akin. Napaka-ma-issue ng mga tao sa school. Kaunting kibot mo lang ay parang napakalaki na agad ng kasalanan mo. Nalaki ang mga mata ko na makita si Duke, Troy at Mitzi na papunta sa direksyon ko. Hindi pa nila ako nakikita dahil sa likod na ako ng mga estudyante nag-take ng battery exam. Napayuko ako at bahagyang nagtago nang dumaan sila sa gilid ko. Kailangan ko nang makauwi. At kung makikipagkwentuhan pa ako sa kanila ay mapapahaba yun. Saang room ba si Sol? Si Troy. 4D. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga nang makalampas sila sa akin. Agad akong dumaan sa dagat ng mga tao at sakalang nakahinga ng maluwag nang tuluyang makalabas ng school. I immediately rode a tricycle. Ipinatong ko ang bag sa hita ko at lumipad ang utak kay nanay. I didn't text her the whole day. Ni hindi ko kinamusta kung kumain na ba siya o ano dahil hindi naman kami ganoon. Sumakay ang isang pamilyar na lalaki sa loob ng tricycle kaya bahagyang napaipod ako. He's familiar but I'm not in my right mind to remember him. Nakita ko ang pag-ilaw ng cellphone ko kaya tinignan ko ito. Duke Lawrence. Where are you? Itinago ko yon pagkakita ko sa mensahe. Hindi na ako sumagot dahil wala rin naman akong balak magpakita. I'm not ready to face them yet. Si nanay ang priority ko ngayon. Ikaw ba si Suling? Tanong ng katabi ko sa tricycle habang pauwi. I looked at him, confused. And a bit shocked. Hindi ako makauo ngunit hindi rin ako makatanggi. He's looking at me intently so I avoided his gaze. Nanay mo ba si Mariela? Numutla ako sa tanong niya. Dinaga ang dibdib ko dahil may laman ang tono ng pagkakasabi niya. I'm not worrying about my own safety because I know how to defend myself. Ang kaso lang ay si nanay. Paano niya nakilala ang nanay ko? I didn't answer again. Ayoko marinig niyang takot sa boses ko. He let out a chuckle. Sayang. Ganda mo sana. I bit my lip to keep my lips sealed. Hindi ko siya pwedeng patulan gayong para siyang may alam sa nangyari sa amin. Kaso, nagtatago ka ng kriminal sa bahay niyo. Nanginig ang kalamnan ko at mabilis na napaharap sa kanya. He's grinning widely while I'm in a deep shock. Bumilis ang paghinga ko at pakiramdam ko ay kahit anong segundo ay sasabog ang puso ko sa kaba. Oh, bakit gulat na gulat ka? Saka ko lang naalala ang lalaki. He's the guy who followed me. Siya yung sumakay sa jeep at tinititigan ako. He's that guy! What do you want? Mahinahon kong tanong kahit tigil na gigil na ako. He shrugged. Wala naman. Ang sayo niyong panoorin. Muli siyang tumawa. Sayang, patay na si Bossing. Pumikit ako ng mariin. He's insane! Nakita kong malapit na kami sa tubat ng bahay kaya nagmadali akong bumaba at nagbayad ng pamasahe.
Pagkapasok ko pa lang ay napasandal ako sa pintuan na hingal na hingal. Someone knows what we're doing. Kumanta lang siya sa pulis ay malalaman nilang lahat ang nangyayari. Ang masama pa, tauhan siya ng tatay ko at wala akong kaide-ideya kung anong plano niya. Lumapit ako sa mesa at uminom ng tubig. Makalipas ang ilang sandali ay medyo kumalma na ako. I have to think. Hindi opsyon ang pagtakbo papalayo dahil wala kaming ibang pupuntahan at wala kaming pera. Bukod pa roon, we can't live that way. The other option left is to surrender. Na alam kong hindi ko kaya. Isipin pa lang na nasa loob ng kulungan si nanay ay parang sinasakal na ako. She's the only person who loves me unconditionally. Hindi ko kakayaning mabuhay nang wala siya. Napakunot ang noo ko na makitang may dilaw na papel na nakasabit sa ref. Lumapit ako roon at agad ang pagtakip sa bibig na makita ang sulat kamay ni nanay. Sol. Anak. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Simula noong isinilang ka, wala akong ibang hiniling kung hindi ang magtagumpay ka sa buhay. Hindi ka gaya ko na hindi ka kayang suportahan sa mga bagay na gusto mo. Patawarin mo sana ako at pagpasensyahan noong mga araw na hinayaan kong maltratuhin ka ng ama mo. Takot din ako, Sol. Natatakot akong ipatapon niya tayong dalawa dahil alam kong hindi kita kayang buhayin. Pinubugbog niya rin ako, anak. Ginahasa. Binaboy. Galit na galit ako sa kanya, pero nang umalis siya sa buhay natin, ay naging masaya tayong dalawa. Ipinaramdam mo sa akin na ikaw ang araw sa buhay ko. Ikaw ang nagbibigay liwanag sa akin, anak. Tuwing nakikita kong nahihirapan ka sa sapatos mo at hindi man lang kita mabilhan ay nasasaktan ako. Tuwing nahihirapan ka sa kurso mo, ngunit pinipilit mo ang sarili mo dahil alam mong yon ang sa tingin mong makakapag-angat sa atin sa kahirapan. Para akong tinudurog. Lagi mong mas inuuna akong bigyan kaysa ang sarili mo. Kahit ngayon, alam nating dalawa kung ano ang dapat natin gawin. Ngunit ayaw kong iwan ka. Ayokong lumayo sa'yo sa ganitong paraan. Hindi ko man maipaliliwanag sa'yo ang dahilan kung bakit ko nagawa yon. Sana mapatawad mo si nanay. Mabuhay ka ng mahaba at masaya, anak. Wala akong ibang dalangin kung hindi ang makita ka sa loob ng isang bake shop bilang isang mahusay na baker. Susuko na ako sa mga pulis. Siguro sa mga oras na ito ay inililipat na ako sa malaking presinto sa Maynila. Huwag mo na akong hanapin, anak. Maging malaya ka. At mapagtagumpay. Mahal na mahal kita, Solin. Ikaw ang paulit-ulit kong ipapanalangin sa Panginoon. Nanay.
Chasing the Sun, College Series Number 1, Chapter 19. Bumuhos ang luha ako habang kinikip-kip sa dibdib ang sulat ni nanay. I can't move a muscle. Napako ako sa kinatatayuan ko. Series of fatalistic thoughts flooded my entire being. Dahan-dahang nag-sink in sa akin ang nangyari. Nanay left me. She doesn't want us to meet again. Mahal na mahal ko ang nanay ko pero ayaw niya na akong makita dahil ayaw niyang hilain ako pababa. Ayaw niyang madamay ako sa ginawa niya. While I'm hating on her, she's thinking of me. I gulp my sadness but it flows in my trembling cold hands. My niece gave up, like how she gave up on life. That night, I plunged into my bed hoping that all my thoughts would disappear. I folded my pain and put it all in my mouth, creating sobs and tears. Dumating ang umaga pero wala akong ginawa kahit tumatama na ang araw sa mukha ko. I don't want to face the empty side of this house. I didn't sleep. Sa paglalim ng gabi, para akong nilulunod ng alon ng buwan. Mag-isa na lang talaga ako. Nakatitig lang ako sa sira-sirang kisame ng kwarto ko. Hinihiling na sana ay bigla na lang itong malaglag sa akin. Nay, ang dami kong plano para sa atin. Sabay nating tinanaw ang mundo. Ikaw lang ang inspirasyon ko kaya ako nakakalakad. Ngayong wala ka na, paano ako? Saan ako magsisimula ulit? Lumipas ang buong maghapon na nasa kama lang ako. Rinig ko ang paulit-ulit at nakaririnding tunog ng cellphone ko pero hindi ko to tiningnan hanggang sa mamatay ito dahil sa pagkalobat. I'm a complete mess, and I don't even want to fix myself. Gusto ko na lang mawala rin gaya niya. This life isn't worth living anymore. Bumangon lang ako ng makaramdam ng uhaw. Paglabas ko pa lang sa kwarto ko ay binalot ako ng kalungkutan. Madilim ang buong bahay at halata mong walang tao. Sumulyap ako sa pinto ng kwarto niya pagkainom ko. Kagat labi kong pinasok ang loob. Nothing has changed. Naroon ang mga gamit niya. There's a picture of us in her bedside table. Ang mga awards ko sa baking contest ay nakasabit sa dingding ng kwarto niya. I sighed. This is her view every night. Puro mukha ko. Puro ako. Lumapit ako sa kama niya at muling tumulo ang luha ko. Kung pwede lang tanggalin na lang ang mga mata ko dahil pagod na akong umiyak ay ginawa ko na. Nay! Bakit mo naman ako iniwan? I cried in her pillow. It smelled like her. It smelled like home. I slept there that night. Tsaka lang ako nakatulog habang naamoy ko siya. This house isn't a home without her. I'm a mess for days. Nabasa ko na lang sa group chat namin na individually daw ia-announce ang mga nakapasa sa battery exam. Duke and Troy were calling me constantly pero hindi ako sumasagot. Ilang beses ko na rin narinig si Duke na parang sisirain ang pinto ng bahay namin pero wala akong pakialam. Nagpakalunod ako sa lungkot. Yes,
I have friends. I have a very loving boyfriend. I have a lot of people who support me. Pero ang sakit pa rin. Ang sakit ng paghihiwalay namin ni Nanay. Gusto kong puntahan siya sa Maynila pero wala akong pamasahe. Ni hindi ko maalala kung kailan ako huling kumain. Maging malaya ka at mapagtagumpay. Panibagong umaga, tumingin ako sa bintana ng kwarto ni Nanay. Dito kasi ako ulit natulog. Ikaw ang araw ko. The sun is radiating its light. Kita ko ang ibang kapitbahay namin na nagsasampay na para mahabol ang init. May mga ilang bata na naglalaro na rin sa daan dahil tapos na ang school year. Doon ko napagtanto na hindi tumigil ang mundo para sa akin. Na normal lang ang takbo ng buhay para sa lahat. It took me 2 weeks to realize that. Gusto kong makita si Nanay. Pupuntahan ko siya. Wala akong pera. Magtatrabaho ako. Lalo ngayon at bakasyon na. With a new goal in mind, nag-ayos ako ng sarili. Naglagay ako ng makeup. Nagbihis ng maayos at ngumiti sa salamin. Hindi man ako masaya. At least, kayang itago ng mukha ko ang nararamdaman. I dialed Ma'am Candy's number. Sa ikatlong ring ay sinagot niya ito. Hello? Sol? Is this you, Iha? I sighed. Yes, ma'am. I bit my lip. Nakakahiya pero kailangan ko ng trabaho. Ma'am? Kailangan niyo po ba ng assistant ng pastry chef? She gasped. Are you sure? Matagal niya nang inoffer sa akin yon, ngunit ilang beses ko rin tinanggihan dahil wala akong tiwala sa sarili ko. Mas okay sa akin noon ang pagiging servant at cashier kaysa ang magtrabaho mismo sa kusina, kahit pa sabihin mas malaki ang sasahurin ko. Yes, ma'am. I sighed. I hope your offer still stands. She screamed like a child. Oh my God! Ang tagal kitang niligawan, Sol! Pumunta ka sa shop! ASAP! Napahinga ako ng malalim. I should trust myself more now. Wala na akong pwedeng asahang magpapakain at magpapaaral sa akin. I will see you again, Nay. Mag-iipon lang ako ng pamasahe. Lumabas ako ng bahay namin at ganoon na lang ang gulat ko nang makitang nasa pinto si Duke. Mukha rin siyang nagulat nang makita ako. Mukha siyang walang tulog dahil kapansin-pansin ang itim sa ilalim ng mata niya. Duke? Para akong sinaksak nang makitang tumulo ang luha sa mga mata niya. Agad ang pagpula ng ilong niya dahil sa pinipigilang hikbi. Hindi ako nakagalaw. Isang hakbang lang at ikinulong nga ako sa bisig niya. I can feel his shoulders vibrating dahil sa iyak. He hugged me so tight, I can barely breathe. Ina? Hikbi niya. Sol, parang awa mo. Huwag mo nang gagawin to. Namuo ang luha sa mata ko. Is he waiting for me here? Kaya ba hindi siya makatulog ay dahil sa akin? Hinagod ko ang kanyang likod. Mahigpit pa rin ang yakap niya sa akin na parang kapag binitawan niya ako ay mawawala ako. I didn't push him not only because it's disrespectful, but also because I missed him. I missed being wrapped around his arms. Baby, please, don't do this again. He whispered. Papatayin mo ako sa pag-aalala. I bit my lower lip.
I'm sorry too. Shh. It's okay. He kissed my temple. Did you eat? Umiling ako at tumingin sa mukha niya. My eyes met his, and for the first time in 2 weeks, I was contented. He holds my hand and gently pulled me. Nagpatangay lang ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa bahay nila. Hindi ako nagsasalita dahil wala akong ibang gustong sabihin. Pinaupo niya ako sa lamesa sa kusina habang nagluluto siya ng pwede kong kainin. While looking at him, I realized how lucky I am to have him. Parang hindi nakakatakot ang pag-iisa dahil lagi siyang nakaabang. Nanonood at susuporta sa akin. Naputo lang iniisip ko nang pumasok si Tita Gemma sa kusina. Sol! She called me. Lumapit siya sa akin at bahagyang hinalikan ng pisngi ko. Magandang umaga, Tita! Ginitian niya ako bago dumiretso sa ref para kumuha ng tubig. She's moving gracefully. Halatang kalkulado ang bawat takbang at galaw. Halata mong profesional. Umupo siya sa katapat kong upuan at binigyan ako ng baso at sinalinan niyo ng tubig. Pumayat ka, she uttered. Ang tagal din kitang hindi nakita. How are you? I gulped. Kinuha ko ang baso at uminom doon bago sumagot sa kanya. I'm okay po, tita. Medyo naging busy lang. She nodded and smiled. Kahit si Yela ay hindi ko na nakikita. Hindi na rin ako niyayayang pumunta kina Ivy. Kinagat ko ang labi nang marinig ang pangalan ni nanay. Ang kamay na nasa hita ko ay humigpit ang kapit sa suot kong pantalon. Umalis po si nanay, tita. They still don't know what happened. Hindi naging maingay ang kaso ni nanay kahit pa umamin siya sa mga pulis. Hindi ko alam kung dahil ba sa isang buwan pa lang halos simula nung nangyari ang krimen o wala lang talagang pakialam ang lahat. My father was killed but I didn't even mourn for him. Wala akong magandang memorya kasama siya. Ni hindi ko maramdamang dumadaloy sa akin ang dugo niya. Tumango ito. Kumusta pala ang battery exam niyo? Doon lang ako napahinga ng malalim. Sinabi ko sa kanya na sa isang buwan pa malalaman ang resulta. Mabilis pa kaming nagkwentuhan hanggang sa nagpaalam ito sa akin na aakyat na sa kwarto para mag-compute ng grades. Lumapit din naman si Duke sa akin at inilapag sa harap ko ang tapsilog. Kumain ka. Tumango lang ako sa kanya. Umupo siya sa upuan kanina ni Tita Gemma at pinanood akong kumain. Nag-angat ako ng tingin at nakitang seryosong-seryoso siya habang nakatitig sa akin. Wala sa ayos ang buhok niya at ang pulang ilong kanina ay normal na ulit. Kahit puyat, hindi putla ang kanyang labi. Kulay rosas pa rin ito at halatang malambot. Hindi ako ang pagkain, Soul. I chuckled before eating. Unang subo ko pa lang ng pagkain ay gusto ko nang maiyak. He prepared this for me. Parang sinanay lang. Ha? Ani ko at ngumiti ng malaki nang maubos ang pagkain. Wala na? Pang-aasar ko kahit sasabog ng tiyan ko. He didn't smile back at me. He kept his straight face and get my plates. Hinugasan niya rin yon habang nanatili ang mata ko sa likod niya. I sighed before standing. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya sa likod habang naghuhugas ng pinggan. Niwala na akong pakialam kung may biglang pumasok sa kusina. I love you, Duke. Namuo ang luha sa mata ko nang sabihin ko yun sa kanya. Matagal ko nang nararamdaman yun pero iba pa rin sa pakiramdam kapag nasabi ko ng harapan. He will never hurt me, just like my nanay. Naramdaman ko ang paninigas niya. He stopped moving while my arms are wrapped
on his body. I want him to feel my warmth. I want him to rest in my warmth. Sorry kung matagal akong hindi nagparamdam. I sighed. Pero ayos na ako ngayon. Hindi siya nagsalita. Salamat sa matiyagang pag-aantay sa akin. Humigpit ang yakap ko sa kanya. Nalaman kong hindi ako mag-isa. Humarap siya sa akin. Tinuyo niya ang kamay at hinawakan ang dalawang pisngi ko. Nakatingala ako dahil sa tangkad niya habang nakayuko siya sa akin. His brown eyes were looking at me with tenderness. Parang sinasaulo niya ang bawat guhit ng mukha ko sa paraan ng pagtitig niya. At wala akong balak na mag-iwas ng tingin. He made me feel at ease. He made me feel special. Hanggat nandito ako, hindi ka mag-iisa, Sol. Sinabi ko sa kanya ang balak kong pagtatrabaho sa sweets and treats. He was supportive about it. Mabuti na rin daw yung mahasa ako sa pagbe-bake kaysa wala akong gawin sa bahay. It made me happier. Masaya ako na mayroong nagsasabi sa akin na tama ang ginagawa ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang nangyari kay nanay dahil hindi pa ako handa. Pakiramdam ko ay masyado pang hilaw ang nangyari. I can't tell him that my mother is a murderer. Napakaganda ng imahe ng nanay ko sa buong barangay namin. I can't ruin that. Ihahatid at susunduin kita araw-araw. Napalingon ako sa kanya. Huwag na. He pouted. At ano? Si Harvey na mag-ahatid sa'yo? He shook his head. That's not gonna happen. I laughed. Are you jealous? Pang-aasar ko. Lagi na lang kasing itong parang inis sa lalaki. Oh. Sabay-sabay ang pag-ubo ko sa pag-amin niya. Umakyat ang dugo sa mukha ko kaya bahagya akong pinaypayan ang sarili ko gamit ang mga kamay. Nakatitig lang siya sa akin. Seryoso ang mukha at pinapanood ang bawat galaw ko. I composed myself before looking back at him. Ikaw ang mahal ko, Duke. Napangiti ako nang mag-iwas siya ng tingin at namula ang pisngi. Hinawakan ko ang kamay niya at hindi naman niya yun binawi kaya lalo akong napangiti. Nagbablush ka rin naman eh, no? Shut up. Malakas ang pagtawa ko nang tumayo siya at tumingin sa akin. Kaya na, ihatid na kita. I nodded. Tumayo rin ako at naglakad palabas ng bahay nila. Hindi ko alam kung nasaan si Kuya Sean. Sa totoo lang ay, ang tagal na nung huling beses ko siyang nakita at wala na akong balita sa kanya. Saan pala galing ang motor mo? Tanong ko nang iniabot sa akin ang helmet. Binili ko. Umirap ako. Very informative. Ngumisi siya sa akin. Isinuot ko ang helmet bago sumampa sa likod niya at walang hiyang ipinulupot ang kamay ko sa bewang niya. Paglabas namin ay natanaw ko ang bahay namin. May kahoy na gate kami at halatang luma na. Kaunting bagyo na lang, masisira na ito ng tuluyan, lalo pa at may tumutulo sa loob nito kapag malakas ang ulan. Sa hilerang yon ay bahay namin ang pinakamaliit. Hindi ko rin naman kune-question yon dahil dalawa lang kami ni nanay na nakatira doon. Ngayon, mag-isa na lang ako. I sighed, but as the wind touched my skin, I prayed that she's okay. Ibinulong ko sa hangin ang pangakong makikita ko siya ulit at ipinagdasal na sana ay makarating yun sa kanya.
parang oo, di ba? Kumusta naman yun? You have just heard the first two chapter for tonight. That would be chapter 18 and 19. Mamaya-maya ang konti, babalik tayo mga kaibigan sa ating binabasa. For the meantime, ayan, bigyan muna natin ng pagkakataong makapagpahinga ang ating mga readers. For the meantime, guys, ayan, kung hindi ka pa nakakapag-follow, please do follow us, Precious Pages. At syempre, tulungan nyo na rin kami para tulungan nyo kaming i-share itong live natin, guys, to your friends and your family. At syempre, huwag nyo rin kalimutang itap ang heart dyan sa baba. Ayan, more heart, more fun tayo ngayon. Ayan, oo. Medyo pabigat na pabigat pala yung mga ano ngayon, mga chapters natin. But anyway, ayan, tuloy pa rin ang buhay. O, ba? Diba? Guys, baka naman pwedeng i-follow nyo din kami. Ayan. I-follow nyo po, syempre, that would be me, Erich Wrights. We do also have yung ating mga voice artists or certified voice artists. Sa gabing ito, we have Ate Cha on number 2, Navi on number 3, Jack on number 4, Rush on number 5, and of course, we have Maha on slot number 6. Ayan, sa baba din kanina, nandiyan din si Lenny, yung DJ Bibi Rivera. We have also have Johnny B, and nasa baba din kanina. I don't know if nandiyan pa silang dalawa. Grazia is also there. Tatlo pala sila nun. Oo, and of course, kung hindi ka pa nakakapag-follow, ayan, i-follow nyo na po kami. And Jeff, Jeff's with letter Z, ayan, 3322. Hello sa'yo. Thank you sa pag-follow. Ayan, at syempre, guys, ayan, tumatanggap din tayo ng kahit na anong virtual gift. Ayan, kung meron pa yung gustong ibahagi, ayan, hindi namin tatanggihan yan. Oh, at hindi namin yan ano, hindi namin tatanggihan. Patuloy namin yang ano, patuloy namin tatanggapin, 'no, 'di ba? Sa mga top fan natin na mga pupasok, ayan, thank you. Ayan. Hope na matulungan nyo kami na i-share itong live natin to your friends and family. Oras natin, it's 7:58 on the clock. At syempre, ito pa rin ang Radyo Serye. Ayan, featuring the story of Ink Studies Chasing the Sun, a college series number 1. Ayun. So, ano ba? Ano pa mga ano natin? Dapat natin mga... Uy, guys, ayan. Tomorrow, kahit na Quezon City Day, ito ang pasok sa Quezon City, we do have Suki is Live. Ayan, nasa Suki is Live pa rin tayo. Tomorrow, we have announcement. Short announcement lang yun. Or short program for Suki is Live to give way for the announcement regarding Assault Series. Ayan. Kaya naman... Ito lang pagkakataon nyo kung hindi pa kayo nakakapag or hindi pa kayo nakakabili oo, ng inyong earner, you know, nabusan kayo ng book set. Na book set talaga. Oo, book set kasi 5 books yun. O ni Arumi. Diba? Arumi. So, kung interesado kayo, ayan, hope you can able to join us tomorrow 12 noon. Siyempre. At sino pa ba? Ayan, ready na po ba ang ready na daw ang ayan, tinatingnan natin, minomonitor natin ang ating GC. Ayan, confirm lang natin, papa-confirm lang natin sa lahat kung ready na silang lahat. Baka mamaya in oo, ox na daw. Ayan, okay na guys. Ayan, still you are listening sa Precious Pages official Kumu account and this is Radyo Serye featuring Chasing the Sun at ito ng pagkakataon para bumalik sa panibagong chapter na ating babasahin. 2 chapter again bago mag-break. My name is Erich. Enjoy listening, guys. Chasing the Sun, College Series Number 1, Chapter 20. Life went on. Somehow, hindi na ganun kabigat ang araw-araw dahil palagi kong kasama si Duke. Parang kahit sandali lang ay napupuno ang kulang sa akin. He assured me that he's not gonna leave me. Marahil ay natatakot siya talaga sa nangyari. Chef Rollins, tikman mo nga! I said while handing him the cinnamon rolls I made. Tumikim siya at bahagyang tumango. Masarap na, pero hindi nagsusustain yung lasa. Mumuso ako. Ano kayang kulang? Muli kong sinubukan. Nagdagdag ako ng kaunting asukal at gatas dahil pakiramdam ko ay kulang sa tamis. Habang gumagawa ako, ay kinakausap ako ni Chef. Ang in-demand ng chocolate chip cookie mo.
Hindi mo ba talaga ituturo sa akin kung paano gawin yon? Natawa ako sa sinabi niya. Sa halos 3 linggo kong pagtatrabaho rito ay mabenta talaga ang cookies na ginawa ko. It's an old recipe pero nang matikman at maaprubahan ni Ma'am Candy ay ibinenta namin yon. Paturo muna ng red velvet cake, Chef. Tumawa na rin siya sa akin. Lumapit siya sa oven at inilagay doon ang mixture. Matapos yun ay nasikaso naman niya ang icing. Dahil summer, may isa pang chef na ang ginagawa naman ay smoothies, fraps, at ibang beverages na patok ngayon. Karamihan sa customers namin ay kabataan at couples. Bibihirang pumunta ang isang buong pamilya dahil wala naman kaming rice meals. Susunduin ka ba ng boyfriend mo mamaya? Napangiti ako. Opo, Chef. Naiiling siyang ngumiti. Ay, busted talaga si Harvin. Hindi naman kami talo nun, Chef. Magkaibigan lang kami ni Harv. He just shrugged and continued on working. Ganon din ang ginawa ko. Sinubukan ko hanggang sa ma-perfect ko ang cinnamon rolls. Tama nga si Duke. Napakagandang platform ito para matuto ako sa pagbe-bake. Isa pa, nakakaipon ako. Kaunti na lang at makakaipon din ako ng pamasahe patulak sa Maynila. It was overall a normal day. Inihatid ako ni Duke at ngayon ay nag-aantay na ako ng sunduin niya. Hindi ko maintindihan sina Ate Sab na inaasar pa rin ako kay Harvin. Gayong ang alam ko ay may nagugustuhan na ito. Isa pa, alam nilang may boyfriend ako kaya minsan ay hindi na lang ako umiimik. Marami kaming binake ni Chef ngayong araw para mild orders na lang bukas. Aagahan ko na lang ang punta rito para masimulan ng chocolate chip cookies. Inantay ko ang out ko bago ako lumabas ng shop. Inom daw, sabi ni Troy. Ayan ang pambungad sa akin ni Duke nang itigil niya ang motor sa harap ko. Umiling ako. Wala akong pera. At nagtitipid ako. Tumingin siya sa akin na para akong nahihibang. Kasama mo ako, Sol. Anong sinasabi mo? I pouted. Bakit daw ba? Announcement mamaya ng result ng battery exam. Sabay-sabay daw nating tingnan. Huminga ako ng malalim para alisin ang kaba sa puso ko. This result will define my future. Sumakay ako sa likod ng motor niya at dahil sa rooftop naman nila kami magiinom, umuwi muna ako sa bahay at nag-ayos. Nagbihis ako ng mas komportabling damit. Paul! Beb! Namiss kita! Sigaw agad ni Troy nang makita ako. Yumakap pa siya sa akin at pabirong ginulo ang buhok ko. Tumawa ako sa kanya at bahagya siyang itinulak ng pabiro. Hindi kita miss! Ginitian ako ni Mitzi at kinawayan. Ganon pa rin ang mga mata niya. Malungkot at halatang may pinagdadaanan na hindi namin alam. She looks really tired. But still, she looks beautiful. Medyo na nabari nito na bumagay naman sa kanya. Are you okay? Tanong ko nang makaupo sa harap niya. Naramdaman ko ang pagtabi sa akin ni Duke. May dala siyang pagkain para sa aming dalawa ni Mitzi. I cooked your favorite. He whispered. Itinago ko ang pamumula dahil nakatingin sa amin si Mitzi. Hindi pa pala nila alam ni Troy na may relasyon kami ni Duke. Oo, ayos lang ako, Sol. Mitzi answered before smiling. Ang tagal mo na wala. Tumango lang ako sa kanya para maputol ang usapan. Ayoko nang magtuloy yun dahil baka malaman pa nila ang tungkol kay nanay. Kinakabahan ako. Ani Troy bago umupo sa tabi ni Mitzi. May dala siyang 2 bote ng alak dahil magsisimula na ata sila ni Duke. Kami naman ni Mitzi ay kakain muna. Baka hindi ako sagutin ni Chin kapag hindi ako nakapasa. Dagdag niya pa. Mas matakot ka sa mama mo. Natatawang sagot ni Duke bago nagsali ng alak sa baso niya. Ako naman ay kumain na lang habang nakikinig sa usapan nila. Kahit pala summer vacation ay nakikita pa rin sina Troy at Chin.
Sabi niya sa amin ay ipapakilala niya sa amin ang babae. Nang matapos kumain ay binaba ko ang plato sa kusina nila. Hinugasan ko na rin ang pinggan para hindi nakatambak sa lababo. Paakyat na sana ako ulit sa rooftop nang makita ko sa sala si Kuya Sean. Nakayuko siya kaya di ako napansin. Kuya! Tawag ko. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Nakita ko kaagad ang itim sa ilalim ng mata niya. Mukhang problemado siya. I sighed. Ang daming malungkot ngayon. Sol. Bati niya sa akin. Kumusta? Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. I'm okay, kuya. Ikaw? Natutulog ka pa ba? Mahina siyang tumawa. Stress lang. Nagkukumpleto pa ako ng requirements. Graduating eh. I smiled at him. You can do it! Ginulo niyang buhok ko at ginitaan din ako. It didn't reach his eyes. Alam kong may iba pa siyang iniisip pero hindi na ako nagtanong. Umakyat ako sa rooftop at nabutan ko agad ang pagtawan ni Troy. Sasalinan na sana niya ng alak ang baso ni Mitzi, ngunit iniilag ito ni Duke. Hindi siya iinom. Ani ng lalaki bago tumingin kay Mitzi. May orange juice sa baba. Kukuha kita. Akala mo talaga protective jowa ang puta. Sagot ni Troy bago tumawa. Tumayo si Duke at nakita niya akong pinapanood sila. Tinapik niya lang ang balikat ko bago ako lampasan. Ako naman ay naguguluhang bumalik sa upuan ko. What the hell did just happen? Kayo ba? Tanong ni Troy pagkaupo ko. Kinabahan ako sa tanong niya. Ha? Huh? Tanong ko bago namula. Ano? He chuckled. Hindi ikaw, babe. Si Meats. Lumingon siya sa katabi niya. Napapansin ko kayo. Isang buwan na rin... Ay, nako. What is he saying? Anong sila? Kami? Napakamot sa ulo si Mitz. Imbento ka! Na makabalik si Duke ay may dala nga itong juice. Iniabot niya yun kay Mitzi na tinanggap naman ang huli. I breathed heavily. Ano na naman to? Sinalinan ako ni Troy sa baso ko. Nagantay ako ng pagtanggi ni Duke, ngunit hindi yon tumanggi. Pwede akong uminom? Hindi napigil ang bulong ko sa kanya. He gave me a puzzled look. Oo naman. Bakit hindi? Mahina akong tumango sa diretsyong ininom at diretsyong ininom ang alak na nasa baso ko. Na hindi ko pinansin ang pagguhit nito sa lalamunan ko. My mind is giving me another series of unwanted thoughts. I didn't know they've gotten closer the month I went missing. Minsan ay may pagkukwentuhan sila na hindi ko inaasahan, hindi ako makaka-relate. Isang buwan na lang akong nawala, pero parang ang layo na agad nila. They talked about the time they went to a bar and a guy harassed Mitzi. Iniligtas din naman niyon ang dalawa. They beat the man and sent him to community service. Pinag-usapan din nila ang namuong romance kina Owa at Asea. I didn't know that. Maging ang gig si Mitzi na pinuntahan nila ay hindi ko alam. I gulped as realizations gambled with my mind. Ang tanga ko naman para akalaing tumigil ang buhay nila nung nawala ako. I thought they're missing me every day. I thought they didn't have fun while I'm gone. I mentally laughed. Joke's on you, Sol. Don't think highly of yourself. Okay ka lang? Bulong ni Duke sa akin. I smiled a little and nodded. Tahimik mo. Hindi ako sanay. Anong sasabihin ko eh? Hindi ko naman alam pinag-uusapan nyo. Nakalimutan nyo yatang hindi nyo ako kasama nung mga panahong yun. Beb, nagtatrabaho ka pala, no? Agaw ni Troy sa attention ko. Yep. I answered briefly. Bibigyan ko kay Chin.
Hirapan ko siya. Puro kachin? Huwag kang magselos. I gave him a disgusted look. Tumawa lang siya at uminom. Alas just daw ay i-email ang resulta. May 2 oras pa kami halos para harapin ang toong kaba. He continued drinking. Kaming 3 lang dahil hindi naman pinayagan ni Duk si Mitzi na mag-inom. Umamin nga kayo sa akin. Seryosong saad ni Troy. Sino bang girlfriend mo sa 2 to, Duk? Shut up, Troy. Ani Duk, pinatong niya ang kamay sa hita ko kaya napatingin ako sa kanya. He slightly shook his head. Parang sinisigurado ako. Nung first year tayo, akala ko talaga si Celine. Tumawa siya. Alam kong medyo lasing na si Troy dahil kung ano-ano na ang sinasabi niya. Ang sweet niyo tapos siya lang ang pinapansin mong babae sa school. Uminom ako at tinitigan si Troy. Pero ngayong third year, parang mas close na kayo ni Mitzi. Troy, lasing ka na. Ani Mitzi sa lalaki. He shook his head. Alam ko namang wala kang karelasyon sa 2. Nalilito lang ako. Parang kasing meron. Sinabayan niya yun ng pagtawa. Muli akong uminom. Totoo, mas close nga silang 2 ni Mitzi kumpara sa amin. I can't even tell him my problems. And it's not us. Kahit ang pinakapangat na problema dumating sa buhay ko ay alam niya. Pero ngayon, parang may mali. Parang hindi ko kayang magsabi sa kanya. At ganun din siya sa akin. He won't tell me his problems. Ni sa iba ko pa nga nalaman na may problema ang pamilya nila. Bali-balita kasing may affair si Tito Franco sa Australia. Last year pa yun, matapos niyang ma-promote. I waited for him to tell me, but he didn't. Lumalim ang gabi. Tumayo ako at lumapit sa railings. Kumapit ako roon at tinignan ang buwan. Kung siguro pag-uwi ko nandun si nanay, hindi ako magiging ganito kalungkot. Ano kayang ginagawa niya sa Maynila ngayon? Ongoing pa rin kaya ang kaso? Is she thinking of me? Nanay, miss mo rin ba ako? Tuwing uuwi ako, gusto ko siyang tawagin tapos nag-aantay ako ng sagot na naroon siya sa likod. Pero nakailang uwi na ako. Nakailang silip na ako sa likod. Pero wala siya. Si Duke na lang ang meron ako ngayon. Pero hindi siya gaya ni nanay. He may love me, but it isn't as deep as her love for me. Si nanay, she never made me feel unwanted. She always includes me. Her dream is to see me prosper. Walang magmamahal sa akin ng ganun maliban sa kanya. Beb, okay ka lang? Pinahid ko ang luha sa pisngi at tagmulat ng mata. Tumingin ako kay Troy na nakatingin sa langit. Oo naman, ayos lang. Sumulyap ako sa mesa at nakitang nilalagyan ni Duke na makapal na kumot si Mitzi. Agad ako nag-iwas ng tingin. Tanga ka. Kaibigan mo ako. He sighed. Gaya ni Duke, pwede mo rin akong asahan. Pwede mo rin akong yakapin kapag hindi mo na kaya. I bit my lower lip. That's true. Lagi kami nag-aasaran ni Troy, pero lagi rin siyang nandyan para sa akin. Beb, hindi ka sasaktan ni Duke. Sigurado ako dyan. Sinasabi mo? Pabirong tanong ko. He looked at me. Seryoso ang mga mata niya. You loved him. I wasn't able to answer. Nakatingin lang ako sa kanya habang nanlalaki ang mga mata. Nag-iwas siya ng tingin. Ayos lang yan, babe. Mahal ka rin naman yan. Tumawa siya. Sikto lang yan kay Mitzi pero sa nakikita ko, talaga ni Duke.
You don't know what you're saying. Sasagot pa sana siya nang sumigaw si Duke na nakapasa raw siya sa battery exam. He's smiling widely while looking at his phone. Nagkatinginan kami at nakita ko ang pagkislap ng mga mata niya. He's happy. Huminga ako ng malalim pero dahil hindi ko ma-access ang email ko, ay nakailang try pa ako. Nagtatalon din si Troy habang nakatingin sa cellphone niya. Nakapasa rin siya. Sumisigaw siya at habang pinapanood sila ni Duke, ay napangiti ako. These two will become engineers in the future. Nangatal ang kamay ko na mabuksan ang email. Tuloy ang bumagsak ang luha ko nang mabasa ko ang laman nun. The College of Engineering was delighted to have you for 3 consecutive years. However, your scores did not reach our passing grade. We will show you your scores in the next days. We were sorry. We still hope the best for you. Thank you. Parang natahimik ang mundo ko. I failed. I'm not qualified to take the next level. Just like that, the 3 years I spent in that program were nothing but a waste. Nakita ako ni Naduka Troy. One look, and they know what happened. Lumapit sa akin si Troy at niyakap ako ng mahigpit. He comforted me while Duke was staring sadly at me. Hindi siya nakagalaw. Umupo ako sa mesa namin ng tahimik, thinking of my next plans. Siguro ay titigil na lang muna ako. Nandiyan naman lagi ang edukasyon. I have a lot in my plate right now. Nakarinig ako ng pagbaksak ng baso, kaya napaangat ako ng tingin. Mitzi is crying. Inilapag niya ang cellphone sa mesa at nakita kong iisa ang mensaheng natanggap namin. Bagsak din siya. She sobbed and pulled her hair. Iyak siya ng iyak at habag na habag ako sa kanya. I can feel her pain. We worked hard for this and now, fate told us that we aren't good enough. It's funny how a piece of paper had the chance to ruin her dreams and my way of life. Tumulo ang luha ko nang tumayo siya at tumakbo paalis sa rooftop. Agad itong hinabol ni Troy. Tumayo rin si Duke. Nag-aalala ang mukha niya habang nakatingin sa pintong nilabasan ng dalawa. Gusto niyang sundan ng dalawa. Alam ko, may iwan akong mag-isa rito. I sighed and held his hand. Dito ka lang. I pleaded. Please. Dito ka lang. Kita ko ang gulo sa mga mata niya. Nawala ang sayang kanina lang ay nakapinta sa mukha niya. He looks like he wanted to follow Mitzi, but because of me, he can't. I smiled. Sige na nga. Gawin mo na lang kung anong gusto mo. My voice cracked. Dahan-dahan kong binitawan ang kamay niya. He looked at me apologetically. Alam ko na agad kung anong gusto niya. Alam ko na agad kung sinong pipiliin niya. She needs me, Sol. He whispered. Tumango lang ako. Hindi ako makikipagkumpetensya sa kanya, Duke. I need you too. But I won't tell you to choose me. Mas hindi niya inaasahan to. Doon ako nadurog. He apologized before running away from me. Kita ko ang pagdaan ng pagsisisi sa mukha niya, pero para siyang naipit sa sitwasyong hindi ko maiintindihan. Oo nga, mas hindi inaasahan ni Mitzi ito dahil kumpara sa akin, mas matalino siya. Kumpara sa akin, mas malungkot siya. Kumpara sa akin, mas kailangan niya si Duke. Duke really has his ways to make me feel awful and not good enough.
Chasing the Sun, College Series Number 1, Chapter 21, Trigger Warning, Suicide. Umiyak ako ng mag-isa sa rooftop nila. No one's there to comfort me. Kahit ang nag-iisang taong inaasahan ko na yayakap sa akin ay tumakbo palayo para sa iba. I hate the fact that people always see me as a strong woman who doesn't need anything. Nasanay sila na okay lang ang lahat sa akin, kaya ngayon, iniisip nila na ayos lang din, na kaya ko. Siguro, kung ako yung nabastos sa bar, ako yung mambubugbog sa lalaki kaya hindi sila mag-aalala. Siguro, kung kasing hina ako ni Mitzi, may magpapakalma rin sa akin. May mananatili rin sa tabi ko. Pinahit ko ang luha sa mga mata ko. I am so tired of my own savior. Umuwi men dahil hindi na sila nakabalik matapos ito. Walang bumalik para sa akin. Walang bumalik para yakapin ako. Sana ako na lang si. Sana ika na lang din ako ni Duke, hindi girlfriend. Pumasok ako sa kwarto ni nanay at doon iiyak. Ang hirap isipin lagi akong isa. Gusto kong magkwento kay nanay na hindi ako ayot. Gusto ko ulit maramdaman na may magsasabi sa akin, magiging ayos ng lahat. I feel like I lost everything. Nawala si nanay. Nawala yung 3 taong pinaghirapan ko. Dumula si Duke mula sa pagkakahawak ko. People, sasabihin nilang nandyan sila palagi para sa'yo. But when you needed them the most, wala sila. Hindi sila mahanap. They are all saying comforting words, pero sa dulo, walang hahawak sa kamay mo para samahan ka. And I can't blame anyone about it. Wala akong karapatang utusan sila na mag-alala para sa akin. I should know how to handle myself. I should know how to stand alone. I cried hard. Namamagana ang mata ko. Pero umiiyak pa rin ako. Nakakasawa na lagi na lang akong ganito. I'm disappointed with myself. Ipinagpilitan ko ang sarili ko sa engineering kahit alam kong hindi ko kaya. Inisip ko kasing nandyan si Duke pero hindi ko naman pala siya pwedeng asahan lagi dahil laban ko to. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa shop. Itinext ko lang si Duke na mauuna na ako dahil marami akong dapat gawin. Kahit ang totoo, ay gusto ko lang umiwas. Duke Lawrence. Are you okay? I'm sorry. I didn't reply. Ipinagpatuloy ko na lang ang paggawa ng chocolate chip cookie. Binati ako ni Ate Sab. At napansin niya ang pamumula ng mata ko. I just said I didn't sleep well. Dumating ang mga customers pero dahil marami na kaming nagawa ay tumulong na lang ako sa labas sa pag-serve. Ayokong magpahinga dahil mag-iisip lang ako. Napansin ko si Harvey na nakaupo sa mesa sa may bintana at nakatingin sa malayo. Ibinaba ko ang hawak na tray at umupo sa tapat niya. I cleared my throat. Lungkot mo yata.
Tumingin siya sa akin at malungkot na napangiti. Araw-araw siyang nasa shop dahil siya ang pinababantay ni Ma'am Candy, pero ngayon ay ibang-iba ang aura niya. Nag-quit si Mitch sa banda, he uttered. I sighed, nalungkot para sa kanya. Sa lagay ng babae ngayon, sigurado akong gusto niya munang magpahinga. Paano gigs niyo? He shrugged. Di muna siguro kami tatanggap. Hahanap bagong vocalist. I nodded. Para kaming tanging dalawa dahil kahit mahinit sa pwesto namin ay nagawa naming mag-emote. Pumasa ka? Tanong niya sa akin makalipas ang ilang sandali. I chuckled. Si Mitzi nga, hindi nakapasa. Ako pa kaya? His eyebrows furrowed. Don't say that, Saul. Magkaiba kayo. May mga bagay na kaya niya at hindi mo kaya, pero may mga kakayanan ka rin na hindi niya magagawa. Don't compare yourself to her. Napangiti ako sa kanya. Siguro, kung hindi si Duke ang laman ng puso ko, nahulog na ako kay Harvin. He knows what to say every single time. He's always there for me. Sayang yung 3 taon. Naiiling na saad ko. Ang ina! Sayang pagkapaaral sa akin ni nanay. He grabbed my hand and gently squeezed it. You're meant for something greater than being an engineer, Saul. Tumango ako sa kanya at hinawakan ang kamay niyang nakapatong sa kamay ko. I thanked him, wholeheartedly. Tumayo na ako at nagsimula sa pagtatrabaho. My day at the shop went smoothly. Kahit papaano ay nakalimutan ko ang nangyari kagabi. Duke told me that he'll fetch me dahil hindi niya na ako naihatid kanina. Isang oras na lang at matatapos na ang out ko. Nakita akong pumasok si Troy sa shop at hawak ang kamay ng isang babae. She's petite. Her skin is fair and her face is simple. May pagkatsinita at dahil nakangiti ay kita ko lang ang maliliit at pantay-pantay niyang ngipin. She looks like a K-pop idol. Sol, babe! Bati sa akin ni Troy. Si Jean. Gumiti ako ng malaki at nakipagkamay sa kanya. She bit her lower lip shyly while looking at me. I'm Celine. Ngiti ko. Pinaupo ko sila sa pangdalawahang mesa at personal na kinuha ang orders nila. Troy looks like he wanted to talk to me but I didn't give him the chance to say anything. If he's going to apologize for what happened yesterday, hindi na yun kailangan. I'm not anyone's responsibility. I observed them both. Ang kaninang maamong mukha ni Jean ay nakabusangot sa nakangising si Troy. Parang inaasar pa yata niyang babae. Bago sila tuluyang umalis ay nagpaalam silang dalawa sa akin. The innocent and sweet Jean said she'll see me around the campus. Tumango lang ako kahit alam kong hindi ako mag-aaral sa taong yun. Nang mag-out ako ay malungkot akong nag-antay sa labas. Matatapos na naman ang araw na hindi pa rin ako nakakaipon. Oo, may pamasahe ako pa Maynila pero hindi ko alam kung saan ko hahanapin si nanay. I need more money. I sighed. I feel like this isn't the right time for us to be together. Mahal ko siya pero mas madalas na yung sakit at duda kaysa sa saya. I treasure Mitzi so much but I can't stand seeing them together. Para akong madudurog sa selos. Pumarada ang motor niya sa tapat ko kaya ngumiti ako na parang walang problema. Hi! I greeted him. Hindi agad niya ako pinaangkas sa likod.
Humarap siya sa akin at doon, muli akong nahulog sa kanya. One look and I drowned. Ang gwapo niya sa suot niyang white t-shirt at khaki short. Puyat ka? Tanong ko sa kanya bago hawakan ang magkabilang pisngi niya. Dahil nakaupo siya sa motor niya ay mabilis kong nagawa yon. I kissed his eyes and smiled wildly at him. Nakita ko ang pagpapakawala niya ng buntong hininga at pinulupot ang kamay sa bewang ko. He rested his face on my chest. I caressed his hair. Ramdam kong pagod niya pero kahit alam kong hindi ako ang dahilan nun, I calmed down. I let him rest in my warmth. Nasaktan na naman kita. I heard him whisper. Hindi ah. Mitzi needed you. Kaya ko naman, Duke. Wala ka bang tiwala sa akin? Sagot ko. I lied. I need you too, Duke. Bumitaw siya at tinitigan ako. Alam kong kaya mo. You can always shine alone, Sol. Because you're like a son. My son. He kissed my forehead. But still, I'm sorry. I was just... I'm sorry. Hindi niya maituloy ang sasabihin hanggang sabigyan niya na lang ako ng isang pagod na ngiti. His eyes were swollen and there were dark circles under them. For the first time, he seemed to be someone who had given up. Agad ko ring iwinaksi ang naiisip ng maalala ang mga nasabi niya sa akin kagabi. Tahimik akong pumunta sa likod niya at isinuot ang helmet. Nang maitago ang mukha ay mabilis na tumulo ang luha ko. Natatakot ako dahil sinabi rin ni nanay na ako ang araw niya. Pero umalis siya at iniwan ako. Will you do the same, Duke? Nakauwi ako ng tahimik lang. Ni hindi ko na pinansin si Duke nang makababa ako. Pumunta ulit ako sa kwarto ni nanay. Hindi para umiyak, kung hindi para maalala kung anong mga plano ko. I sighed. Binuksan ko ang cabinet ni nanay para basahin ulit ang sulat niya dahil yun na lang ang nagbibigay ng lakas sa akin. Akmang kukunin ko na ito nang makakita ako ng maliit na brown envelope na nakasingit sa paborito niyang duster. Inilapag ko ang letter sa kama at kinuha ang sobre. Pangarap ni Sol. Ayun ang nakalagay sa likod ng sobre. Binuksan ko ito at nagulat ako sa nakita ko. Pera! Mabilis akong pumunta sa kama at nangangatal na inilabas ang lahat ng pera. Kaya ba hindi kami makaahon sa hirap ay dahil sa pag-ipon ni nanay? Nanlalambot ako nang matapos bilangin ng pera. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang mag-ipon pero napakalaki ng 200,000 para maipon niya ngayong taon lang. Ni hindi niya dinala ang pera sa Maynila. She didn't use the money to hire an attorney. I gulped as I stood. Sasabihin ko kay Dukto. He has the right to know what's going on with my life. He's my boyfriend. I know he would not judge me. Isa pa, he can help me. Kumpara sa akin, mas maraming koneksyon ng pamilya niya. We can easily locate nanay. Kinuha ko ang cellphone ko at tumakbo papunta sa bahay nila. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Tita Gemma. She saw how agitated I was kaya medyo nagtaka siya. Sol, anong nangyari? Nag-aalala ang tanong niya. Nasaan po si Duke, Tita? Umalis eh. Hindi ko alam kung saan nagpunta.
Give him a call. Matapos sabihin na yun ay tinapik niya ang likod ko at nilampasan ako. Ako naman ay nanlulumong bumalik sa bahay. Aalis ako bukas at ngayong 6:00 na ng gabi ay wala si Duke. Nasaan naman kaya yun? Itatanong ko pa naman sana kung pwede niya akong samahan. I decided to just wait for him. Naupo ako sa bahay namin habang nagre-research ng mga police station sa Maynila. Kung hindi ay baka pumunta na lang ako sa police station dito sa Isabela at itanong kung saan dinala si nanay. Habang nagre-research ay nagulat ako na nag-text si Troy. Troy asungot. Mitzi is planning to take her life. Pumunta ka ngayon sa engineering building. Isinarado ko ang bahay. Hindi ko na pinansin ang magkaibang pares ng tsinelas ko dahil sa pag-aalala. Habang papunta ay nangangatal ako sa takot. Mitzi, please, hold on. Mabilis kong narating ang department namin. Maraming estudyante ang nakapalibot doon habang nakatingala. 6 na palapag ang building namin pero tanaw ko si Mitzi na nasa dulo at handang tumalon. Mitz! No! Sigaw ko kahit hindi niya ako rinig. I saw people looking at me. I look like a fucking mess. Hinawi ko sila at nagmamadaling umakyat sa taas. Sa pagmamadali at takot ay mabilis kong naakyat ito. There I saw Mitzi, Duke, and Troy. Hindi makalapit ang dalawang lalaki kay Mitz dahil umiiyak siya. Kaunting galaw na lang ay mahuhulog talaga siya. Maraming estudyante ang naroon pero pinapanood lang nila kung paano pigilan ni Duke at Troy si Mitz. Nasaan ang mga teachers? Sigaw ko dahil sa galit. They should be here. Ni hindi ko napansin na si Roswell ang napagtanungan ko. I don't know. Tanging sagot niya. Hindi pa ako kita ni na Mitzi, Duke, at Troy dahil hindi ko magawang lumapit. I can't stand this. Mitz, please. Mag-uusap tayo. Halika na. Puno ng lambing na saad ni Duke. He's extending his hand and trying to reach her. Shut up, Duke! Galit na sigaw niya. I don't need you! I don't need any of you! Troy doesn't know what to do. He's approaching her, but she's just so dismissive. Nakakatakot na baka kapag nagalit ito ay tuluyan siyang tumalon. Kayong lahat! Huwag niyo ako pigilan! She uttered. A tear fell from her eyes. Hindi na ako magiging maayos! Pagod na ako maging disappointed ni Daddy! She cried harder. I failed the battery exam! Nakarinig ako ng singhap mula sa paligid. And you know what he did? He fucking disowned me! He said I'm a disgrace to our family! Ipatatanggal niya sa family register ang pangalan ko! Tumulo ang luha ko sa sinasabi niya. She has a cruel father and I didn't know that. He kept on telling me na hindi niya ako anak. Hindi niya ako tunay na anak dahil produkto ako ng rape. He isn't my biological father because I'm a daughter of a rapist. Mitzi, please. Pagod na saad ni Duke. Come on, Mitz. Stop acting like you care for me, Duke! Kay Celine ka lang may pakialam! Napako ako sa kinatatayuan ko nang marinig ang pangalan ko. I care for you, Mitzi. Alam mo yan. Pang-aalo ni Duke. But you love her more! Sigaw niya. Hindi naman kita gusto, pero dahil lagi kang nandiyan para sa akin, hindi ko maiwasang mahalin ka!
lagi mo akong pinipili kumpara sa kanya. Nahuhulog ako sa iyo. Habang naririnig ko ang singhap ng mga tao ay tumulo ang luha ko. No, Meets, please, don't do this. Alam mo ba, nung binuli ako, nakita niya ako pero hindi niya ako tinulungan! Galit na sigaw niya. Tumubo ang hiya at guilt sa puso ko. She saw me. Tapos aalis siya na parang magkaibigan kami? Now tell me, Duke! Do you love her? Do you love Saul? Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Mids! Huwag kang ganyan! Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Saul! Sigaw ni Troy, pero hinawakan lang siya ni Duke. He shook his head. No, Mids. I don't love her. Nakatingin na sa akin ang mga estudyante. Umiiyak lang ako habang pinapanood sila. He's just telling that to pursue her, right? Sinasabi niya lang yan para pakalmahin siya, di ba? Sinungaling ka! You two are together! Kita ko uli ang pag-iiling niya. Bawat galaw ng ulo niya ay nadudurog ako. He's denying us for her again. Is she better than me? Tanong niya ulit. Nakatitig sa mukha ni Duke. Mitzi! Galit na sigaw ni Troy. What's wrong with you? Muli siyang pinatigil ni Duke sa pagsasalita. I was just there watching all of them. Yung mga kasama ko kagabi. Yung mga nakatawanan ko sa room at sa canteen. You're the best, Mitzi. Walang papantay sa'yo. Duke answered. His voice is shaking. I cried harder. Walang makalapit sa akin kahit na alam kung gusto nila akong aluin. Nananatili ang determinadong mukha ni Mitzi. She's looking intently at Duke. Am I better? Mahinang tanong niya. Nahihirapang tumango ang lalaki. Oo, Mitz. Kahit kanino, you're always better. Kahit kay Sol? I cried even more. I know I don't want to hear this. Oo naman. Kahit kay Sol. Tangi na mo, Doc! Galit na sigaw ni Troy. Pre! Anong ginagawa mo? Umiyak lang ako ng umiyak. Of course. She's better. She's smarter. She's prettier. Halika na, Mitzi. Duke uttered, but Mitzi shook her head. Sinong mas mahal mo sa amin ni Sol? Sinong mas importante para sa'yo? Sinong mas gusto mong makasama? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi ko makita ang mukha ni Duke kaya hindi ko alam kung anong reaksyon niya. Ikaw. He sighed. Ikaw lahat. My knees gave up. Natulala lang ako sa kawalan. Hindi alintana ang mga nakatingin sa akin. I can feel my heart slowly tearing apart. Sinasabi mo lang yan para pigilan ako! No. Kung totoong mas gusto ko si Solin, sana noon pa lang. Bago ka dumating,
Niligawan ko na siya. He answered softly. She isn't as good as you. She's nothing. Compared to you, it's... Duke, tama na. Durug na durug na ako. Dahan-dahan akong tumayo at mabagal na lumapit sa kanila. Ramdam ko ang tingin ng mga tao. Okay ka na ba, Mitch? My voice cracked. Did you get the validation you needed? Nagulat si Duke sa paglapit ko. Kita ko ang panlalaki ng mga mata niya dahil alam niyang dinig ko lahat ng sinabi niya. Bigla niyang tinalikuran si Mitzi at nilapitan ako. He tried reaching my hand but I shoved him away. Nanatili ang mga mata ko kay Mitzi. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Parang natauhan. Putang ina! Umpisa pa lang! Umpisa pa lang, alam mo na ang nararamdaman ko para kay Duke! Nangangatal na saad ko. Troy holds my wrist, but I didn't care. Oo! Hindi kita ipinagtanggol dahil putang ina! Nasaktan ako! May picture kayo ni Duke na naghahalikan, pero hindi ka man lang nagpaliwanag! Sol! Naiiyak na tawag ni Duke sa akin, ngunit itinulak ko lang siya. Nabasa ko ang labis na takot sa mga mata niya. Mitzi! May narinig ka ba sa akin? Wala! She can't look at me. Nakayuko lang siya. Bahagyang bumaba sa railings. Ngunit wala na akong pakialam. My heart is breaking. Humarap ako kay Duke. May luha sa mga mata niya habang umiiling sa akin. Baby, no. Hirap na saad niya. Sinabi ko lang yun. I laughed while tears are streaming down my face. Oo, naiintindihan ko. Sigaw ko. In order to save her, you have to fucking disrespect me! He shook his head. Basang-basa ko ang halo-halong emosyon sa kanya. Takot, kaba, pagsisisi. Putang ina, Doc! Girlfriend mo ako eh! Itinuro ko ang sarili ko. Girlfriend mo ako! Pero ilang beses mo na ipinaramdam sa akin na mas mahal mo si Mitzi! Sol, hindi! Umiling siya ng paulit-ulit. Sol! Nagmamakaawang tawag niya sa akin. My hands are shaking in pain. Para akong umamatay sa sakit na nararamdaman ko. Rinig ko ang gulat sa paligid pero walang nagtanong. Tuluyang lumapit sa pwesto namin si Mitzi. Sol. She called me in a terrified manner. I laughed. Yan! Saad ko. Napababa mo na! Okay na ba? Bumaba ang tingin ko sa magkaiba kong tsinelas. Nasa pagmamadali ay hindi ko na nabago. I'm worrying about her tapos eto ang bubungad sa akin. I'm worrying about her and there they are, making me feel useless. Oo, Mitzi. You're better than me. Mas matalino ka. Mas maganda ka. Mas mayaman ka. Lahat ng hindi ako. Maganda ang reputasyon mo sa school. Hindi ka kaya ko na. May mga issue. I sobbed while looking at them. Pero tangina naman. Kaibigan ko kayo eh. Iyak ko. Bakit niyo ko ginaganito? I stared at Mitzi. Bagsak din ako sa exam. Pero ikaw ang pinuntahan ni Duke. Sumbat ko. Nagmamakaawa ako, huwag siyang umalis sa tabi ko. Pero sinundan ka niya. Niyakap ako ni Duke pero dahil sa gigil ko ay malakas ko siyang tinulak. Galit ako. Galit na galit ako.
I don't need your hugs. I don't need your comforting words. Ang galing mo! Sigaw ko sa kanya. Para iligtas siya. Kailangan mong lunurin ako! Iyak nang iyak si Duke. Hindi na pinapansin ng mga tao sa paligid. Si Troy ay lumapit sa akin at hinihigit ako pero hindi ako gumagalaw. Walang nagsasalita sa kanila. Tanging ang iyak lang naming tatlo ang maririnig sa buong rooftop. Ang mga tao sa paligid ay nanonood lang. I composed myself and looked at his eyes. Siya yung taong mahal na mahal ko simula nung nakaisip ako. I aligned my dreams for him. I took that program because of him. I'm still holding on because I know I have him. Siya ang lahat sa akin pero hindi ako magiging sapat sa kanya. Sa lahat ng tao, Duke, ikaw ang hindi ko inaasahang sasaktan ako ng ganito. Sol, please. I gulped. Maghiwalay na tayo. Kita ko kung paano nagdaan ang sakit sa mga mata niya. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko pero tumalikod na ako. I'm drained. Gusto ko nang magpahinga. Sa buong relasyon namin ni Duke, lagi na lang nariyan si Mitzi. Ngayong harap-harapan kong narinig na hindi niya ako mahal at mas higit ang babae kaysa sa akin, ay naging sampal yun sa akin. Wala akong pakialam kung sinabi niya lang yun para iligtas si Mitzi dahil alam ko sa sarili ko na sa nagdaang mga buwan, yun ang pinaramdam niya sa akin. Walang pumigil sa akin hanggang sa makalabas ako ng school. Everyone's looking at me. Sinabihan ko si Troy na huwag akong sundan dahil gusto kong mapag-isa. Duke and Mitzi were calling me but my heart can't take another blow. Pagod na ako makipagkompetensya sa oras at atensyon ni Duke. Kaya, sige na. I'll raise my white flag. I didn't know how I managed to go home. I packed all my clothes and immediately rode a bus to Manila. This will be the last time I'll cry because of him. I hope in our next lives, the world is a lot softer and our ending would be less cruel. Farewell, my young love. And yes, we are back. Mga kaibigan, still, this is Precious Pages Radyo Serye at kasama niyo pa rin po kami. Of course, my name is Aaron Rich, your host for tonight, together with our certified voice artists. Of course, we have Jack, Navi, Jack, Rosh, and Maha. We have also our guest male voice for today, for tonight, rather. It would be Joshua, ayan, nakasama ni Ross na, oh, 2-in-1 sila ngayong araw na to, ayan. Tumalon na si Mitzi at Charissa. I mean, si Jack talaga. Oh, gusto ko yung ano ni Jack pa Chef Rollins niya. O, diba? Uy, huwag kayong alis, guys. O, dahil may isa pang chapter tayong babasahin. That will be the last chapter for tonight. And again, and the continuation will be next week again. Yun. Oh. So, kaya naman, guys, kung hindi ka pa nakakapag-follow, please do follow us. Precious Pages. Ayan, of course, idaman nyo na rin kami. Oo, idaman nyo na rin kami from slot number 1 to 6. Ayan, idaman nyo kami dahil may kanya-kanya kaming mga, ano naman, mga kanya-kanya kaming mga, ano ba tawag nito, mga streams. Oo. At if you want, ano pala, no, if you want to see ang practice ng ating mga readers, ayan, before yung ano namin, before itong 7 p.m., yung before yung 7 p.m. schedule, ayan, meron tayong ano,
meron silang practice. Hindi ko alam kung anong oras sila nagpa-practice. Pero tanungin natin mamaya si Maha. Si Maha kasi yung ano eh. Yung kanya siya yung nag-host. Oo. At I think ano, dual, ano tayo, simultaneous, may simultaneously, simultaneously tayong napapa, hindi ko alam. Simultaneously ba? Oo, yata. But anyway guys, ayun, if you haven't, last chapter po yung 22. Ayan, oo. Ano ba? Chapter 22 nga. Ano ba? Tingnan nga natin. Oo, chapter 22 nga. Ayan. Oo nga. Ayan, mabati. Our last chapter is 22. After this, ayan, we'll be our farewell for tonight. But of course, makakasama niyo pa rin ako. Come eh, on the next Wednesday, next Thursday, yeah, at 7 p.m. Ayan, sana ay tanda, i-markahan yung inyong mga timers, calendars, and everything. Oo, di ba? Oo, natutuwa ako kasi nasa, ano, kahit pa paano eh, may mga nanonood ngayon. I mean, nakikinig. At ang thank you sa mga tumatambay ngayon. Ayan, maraming salamat. O, di ba? Maraming salamat. Maraming salamat. Oo. And, okay. Okay na daw. Okay na ang ating mga Kimberly. Okay na ang mga kasamahan natin. I think everyone is okay. So, ano pang hinihintay natin? The time, it's 8:57 na. Kaya naman, ito na. Ibibigay ko na sa inyo ang last chapter for tonight, chapter 22 ng Chasing the Sun. This is Radyo Serye. Chasing the Sun, College Series Number 1, Chapter 22. Trigger warning. Suicide. It wasn't easy. Wala akong alam sa Maynila nang dumating ako rito. Bagay na napagtanto ko nang matuto ako mabuhay mag-isa. Mas masakit ang proseso ng paghilom kaysa sa mismong sugat. I texted Ma'am Candy that I leave Isabela because of some matters. Matapos yun ay nagpalit na ako ng number. I deactivated all my social media accounts. Ang focus ko ngayon ay nasa paghahanap kay nanay. Ngayon ay nasa harap ako ng Manila City Jail. After months of searching, dito ako napadpad. Sabi ng isang police officer ay naging mabilis ang trial ni nanay dahil umamin siya sa ginawa niya. The family of my father in America was furious. I lost count of the months that passed. Ito ang unang beses na makikita ko si nanay. Napuntahan ko na halos lahat ng presinto kakahanap sa kanya. Hindi ako nakapagtanong sa mga pulis sa Isabela dahil mabilisan kong pag-alis. Hindi pa maaasahan ang mga pulis dito sa Maynila dahil kahit ilang beses ko nang ipinahanap ay walang kumikilos sa kanila. Of course, I don't have the power to do that. Pumasok ako sa presinto at sinabi sa isang officer doon na narito ako para sa nanay ko. Inagahan ko ang punta dahil hindi na ako mapakali sa bahay. Nay! Kung noon ay laglag ang katawan niya, mas kapansin-pansin ito ngayon. She's wearing an orange shirt and as much as I want to take my eyes away from her, I can't. Magulgol ako nang maupo siya sa tabi ko. Walang bakas ng gulat sa mukha niya. Pero kita ko ang lungkot doon. Niyayakap ko siya ng mahigpit. Ayaw kong bumitaw dahil pakiramdam ko ay mawawala siya. Anak. Mas lalo kong naiyak sa paraan niya ng pagtawag sa akin. It's so soft and sweet. Matapos ang halos kalahating taon naming hindi pagkikita, nahawakan ko ulit siya. Narinig ko ulit siya. Those are just one of the days. Araw-araw akong dumadalaw sa kanya, walang palya. Lumipat din ako sa mas malapit na apartment para mas mabilis akong makapunta sa kanya. Dinadalhan ko siya ng pagkain. Nakahanap din ako ng trabaho. Nag-apply ako sa isang maliit na bakery at nagustuhan nilang paggawa ko ng pandesal. Sapat na sa pangkain ko ang kinikita ko araw-araw.
Pagtanghalian ay lagi ko rin dinadalhan si nanay sa kulungan. We can't win the case. Ayun ang sabi ng abogado ni nanay nang kausapin ko ito. Umamin siya sa kasalanan niya at nag-match ang fingerprints niya sa mga nakalap na ebidensya. This is the least I could do. Kontento na akong hindi man kagaya ng dati. Mas ayos sa akin ang nakikita ko siya. It's a lifetime imprisonment. Hindi na kami ulit magsasama sa isang bubong dahil habang buhay na siya sa bilangguan. She made friends with some of the prisoners. Itinuring daw siyang parang nanay din na sa loob. Nag-bake ako ng brownies! Sariling recipe ko to! Ikaw pa lang ang makakatikim niyan! I said proudly. She narrowed her eyes. Kumuha siya ng isang piraso at kinagat ito. Nakatitig lang ako sa kanya habang inaantay ang reaksyon niya. Napangiti ako nang bigyan niya ako ng approve sign. Sarap! Pwede mong ibenta to. Hindi ko ginastos ang perang naipon ni nanay. Sinabi niya sa akin na 5 taon niyang nilikom yon para makapagpagawa ko ng bake shop. Hindi ako sumagot sa kanya noon dahil alam ko sa sarili kong hindi pa ako handa lalo at nandito siya sa loob. Ang sakit lang na wala akong magawa kung hindi ang hayaan siyang manirahan sa isang lugar na hindi siya pamilyar. Nay, bumuntong hininga ako. Hindi talaga ako para sa engineering. Ngumiti ako sa kanya bago napakamot sa batok. Alam ko. Tawa niya. Nag-engineering ka lang naman kasi akala mo yayaman ka ron. I shrugged. Hirap pala. Sayang lang yung taon. Umiling siya. Hindi ah. Marami ka rin namang natutunan. Hindi ka natalo. She sighed. Kumusta pala trabaho mo? Ang taray ni Ate Eva. I pouted. Natalo ang kamalditahan ko. Naku, Sol. Kapag minaltrato ka ay umalis ka na dyan. I nodded. Siyempre! Ingat na ingat mo ako tapos gaganunin lang nila ako. Di pwede! Ilang minuto pa kami naglokohan hanggang sa papasukin na siya na nagbabantay. Pinanood ko siyang tumalikod sa akin at kumuway. Noong 20th birthday ko, nag-bake ako ng cake at dinala ko yon dito. Maraming preso ang natuwa dahil masarap daw akong mag-bake. May mga oras na hindi ako nilalabas ni nanay dahil gusto niyang magpahinga kaya sina Ate Lorna, Jopay at Asula nakikipagkwentuhan sa akin. Sinasabi nila sa akin kung paano ang buhay nila sa loob. Akala ko dati puro hirap lang sila pero sa kwento nila, normal naman pala. Hindi naman pala sobrang sama. It's funny how those bad people seem so good to me. Paglabas ko sa presinto ay muli akong dumiretso sa bakery. Maliit lang ito ngunit masasabi mong patok dahil lagi kaming sold out. Oh, buti naman at bumalik ka pa. I mentally rolled my eyes. Di pa naman po ako late, Ate Eva. Pinandilata niya ako ng mata. Ang dami naghanap ng pandikoko. Wala nang stock dahil inuuna mong nanay mo. I breathe heavily. Gagawa na lang ako, Ate. Pumasok ako sa loob at sinimulan ng trabaho. Marami akong ginawa kanina at sigurado akong sapat na yon hanggang hapon. Pero mukhang mabenta talaga kaya doble ang gawa ko. Dalawa lang kami ni Ate Eva na gumagawa ng tinapay. Pamilya niyang may-ari ng bakery kaya kahit nakakagigil minsan ay pinipigilan ko ang sarili ko na sumagot. Sol! Magwaris ka ba naghahantay na maluto yan? Huwag kang maupo lang! Sigaw niya. Napatayo ako at bahagyang napairap. Napakarami kong ginawa at nararamdaman ko ng pagod pero tumayo pa rin ako at nagwalis. Matapos yun ay pinunasan ko na rin ang ibang appliances dahil baka may masabi pa siya. Nang matapos ako sa trabaho ay umorder ako at nag-online. Tiningnan ko kung may customer ba ako ngunit napabuntong hininga ako na makitang walang gustong umorder. I sighed. Bumili ako ng oven para sana magbenta ng pastries pero wala talagang bumibili sa akin.
Wala naman kasi ako magandang pang picture para maging kaaya-aya ito sa mata. Problema ko pa minsan ang pambayad sa renta dahil ayokong gastusin ang perang bigay ni nanay. She earned it for my dream, not for my expenses. Isang taon akong ganun. Papasok ng alas 5 ng umaga sa bakery, bibili ng pagkain ni nanay, pupunta sa presinto, babalik sa bakery hanggang sa umuwi. Paikot-ikot ang buhay ko at hindi lang iisang beses kong ginustong sumuko. I'm emotionally, physically, and mentally drained. Gusto kong sabihin kay nanay na pagod na ako pero ayokong pag-isipin niya. Wala akong naging kaibigan kaya lalo ako nahirapan. Tanging si nanay lang talagang meron ako. Pero sa dulo ng araw, ayos lang. Dahil alam ko matatapos din ang lahat. Kinakaya ko naman ang lahat hanggang sa dumating ang araw na yon. Anak, huwag ka nang dumalaw sa akin. Ayan ang bungad niya sa akin isang umaga. Katatapos lang ng araw ng mga puso at pagkakita niya pa lang sa akin ay nabasa kong awa sa mga mata niya. Bakit? E di wala na akong ginawa sa buhay kung hindi kita pupuntahan. Nakangusong saad ko. She sighed. Basta, huwag ka nang dumalaw sa akin. I scoffed. Hindi pwede yun, Nay. Bigyan mo ako ng magandang rason kung bakit ayaw mo. Magpatuloy ka na lang sa buhay mo, Sol. Huwag mo na akong bilan ng damit. Bigyan ng regalo. Pakainin. Huwag mo na akong alagaan. Her eyes glisten in tears. Ayokong nakikita kang ganyan. Kinagat ko ang labi at hinawakan ang kamay niya. Para ka namang tanga eh. Panunumbat ko. Iniwan ko nga ang Isabella para sa'yo eh. Huwag mo naman akong pagtabuyan, Nay. Natapos ang araw na yun na iniisip ko lang siya. Alam ko sa sarili kong hindi ko siya pakikinggan. Napagalitan tuloy ako ni Ate Eva dahil nasunog ko ang binibake. Kinaltas niya pa sa sweldo ko. Hanggang noong mga susunod na punta ko sa kanya, hindi na niya ako nilalabas. Lagi siya nagdadahilan na pagod siya at may ginagawa. Pero hindi ako sumuko. Malapit na mag-senior ang nanay ko kaya baka signs of aging lang. Lagi ngang may malalim na iniisip niyang si Ate Yela. Laging tulala. May pinagawa yan ba kayo? Tumatak sa akin ang sinabing yun ni Azul. Sigurado akong may pinagdadaanan si nanay at wala akong ideya kung ano yon dahil hindi naman niya ako nakwentuhan. Ilang buwan din na lumipas na hindi niya ako nilabas. Ipinapadala ko lang ang mga pagkain sa loob kay Ate Jopay dahil ayaw niya ako makita. It hurts me. Before I knew it, gabi-gabi na naman akong umiiyak habang inaalala siya at ang mga nangyari noon bago ako umalis sa Isabella. I had mental breakdowns and each day, I'm forcing myself to wake up and live. Bawal akong huminto dahil ang pagtigil ay para lang sa mga may pribilehiyo. Kapag tumigil ako, wala akong ipambabayad sa renta. Wala akong ipangkakain. Wala akong ipangbibigay kay nanay. Birthday ko nang magpakita siya sa akin pero hindi niya ako kinausap. Nagdala ulit ako ng cake para sa kanila. Sinusuyo ko siya pero iniignoran niya lang ako at hindi binabalingan ng tingin. Bago ako tuluyang umalis, sinabi niya ulit sa akin na wag na akong babalik. Sinabi niyang humakbang na ako at iwan na nakaraan. Kung kasama ka sa iiwan ko sa nakaraan, hindi ko gagawin yon, Nay. It went on for a month. Sasawa na ako at napapagod sa araw-araw na pagbisita sa kanya pero hindi niya ako pinupuntahan. Hindi ako makumusta sa trabaho ko. Minsan nga ay gusto ko na lang din gumawa ng krimen para kahit papaano ay kasama ko siya. Dahil pagod na ako sa mundong malaya ako pero para ako nakakulong. Pero sabi ko, kakayanin ko.
ay pangarap siya para sa akin at hindi ko na siya ulit bibiguin. Nandun na eh. Kaya ko na. Pero dahil sa isang text message, tinanong ko ulit ang sarili ko kung kaya ko pa ba? Para akong pinatay. I ended up bruised and scarred by the person I value most. Officer Manolo. Sol, nagbigti ang Nanay Yela. Nilunod ko ang sarili ko sa alak ng mangyari yon. Nilibing ko ang labi ni Nanay. Pinaglamayan din siya sa presinto pero wala na akong nakausap. I've spent my nights drinking hard liquors. I made sure I always get drunk so that I would forget. I hope that when my vision is spinning, I'll stop wondering. It will stop hurting. Pero pagigising ako sa umaga, wala. Nandun pa rin yung sakit. Nandun pa rin yung bigat ng kawalan. Walang iniwan kahit sulat si Nanay, pero alam ko ang rason niya. Gusto niyang tumuloy na ako sa buhay nang hindi siya kasama. Gusto niyang kalimutan ko na siya. And she has to lose her life to stop me. She has to kill herself for me to move forward. Nadala ka. Ganun. And anyway guys, you just heard our last chapter for tonight. Ayan, patuloy pa rin kayong nakikinig ayan, sa atin dito sa Precious Pages channel, ayan, or Kumu channel. This is Radyo Serye, of course, featuring Solid Series number 1, Chasing the Sun, ni Ink Steady. At syempre, kasama pa rin natin ang ating mga certified voice artists. At so ngayon, bigyan natin sila ng pagkakataon para imbitahan sa invitahan kayo sa mga kanya-kanya nilang mga gigs at mga ganap. Ayan, so let's start with Ate Cha. Thank you, Samantha. Hello, Ate Cha. Hello? Ayan. Umiyak pala siya. Kaya ba? Kaya? Kamusta na? Ayan, hello! Para talagang ano, no? Ayan, oh. Ayan, no, ano. Hindi ako maka-unmute kanina. Ayan, so, hi! Good evening! Thank you for listening in sa napaka-intense na... Ayan, intense talaga ako sa mute. Naglalag yata yung server. Yes, ayan. Okay na. Hindi, actually nag-mute ka ulit at cha. Pawala-wala, so bigla siya nag-mute. Ayun. Okay na. Okay na tayo. Bago mag-mute ulit. Hi, thank you for listening in. Promote ko lang yung Ayan. Parang stop dance lang. Ayan. Sorry. So, wala na naman. Tao ba to? Kapit lang internet. Yes, kapit lang. Pero, Miss Ate Cha, ayan, siglit lang. Balikan kita, Ate Cha. Ayan, bigyan na si Navi, ayan, habang hinintay natin si Ate Cha.
Wala din siya. Hello, hello. Narinig.